ng Ona Backyard Farm. Halong malunggay sa ating inahing baboy na expected na manganganak third week of June. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para magiging updated kayo sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din ang iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Shout out po kay Joffer Cinco. Kumusta po kayo? Meron tayong cash giveaway para sa videong ito mga ka-farmers. Kaya panoorin nyo po hanggang sa dulo. At kung makita nyo na po ang keyword, ay i-comment nyo po agad. Naglalagay ako ng instructions sa intro kung paano kayo mananalo. Bilang pasasalamat ko ito para sa ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Today mga ka-farmers ay magpapakain tayo sa ating inahing baboy na expected manganak third week of June na may halong malunggay. At tatalakayin din natin kung ano ba ang benepisyo at sustansyang maibigay ng dahon ng malunggay para sa ating mga inahing baboy. So, malalaman nyo dito mga ka-farmers kung bakit pakakainin natin ng dahon ng malunggay itong mga baboy namin. At saka malaking tulong din ito mga ka-farmers lalo na ngayong ang taas ng presyo ng feeds. Itong dahon ng malunggay mga ka-farmers, hindi lang ito basta dahon. Marami po itong benepisyo na binibigay sa ating mga inahing baboy. At pwede rin ito sa mga fatteners pero yung sa akin, ang i-discuss ko ngayon ay sa aming inahing baboy dahil meron akong malaking purpose kung bakit ko sila papakainin ng ganito. Ito ay ma-consider mga ka-farmers na powerful na dahon para sa ating mga alagang baboy. Actually, pwede din ito sa mga manok mga ka-farmers at saka kambing. Kaya papakainin natin ngayon si Mama Pig number 2 ng malunggay. Kung matatandaan niyo po, si Mama Pig number 2 ay expected na manganganak third week of June kaya malapit-lapit na po. Bibigyan natin siya ng malunggay mga ka-farmers para maging marami ang kanyang gatas na mailalabas kung sakaling manganganak na ito. So ganito ang ginagawa ko mga ka-farmers, panoorin niyo po. So ganito yung pag-prepare ko ng malunggay mga ka-farmers. Kinukuha ko siya. Di ko lang alam kung ano ang Tagalog dito. Basta dito sa ano, sa Cebuano ito ay palak. So kayo na pong bahalang ano mag-understand. So ganito yung ginagawa namin. As easy as that. Ganyan. Marami-rami ang malunggay ko. Actually, kahapon ko pa ito sinukuha. Then, inilagay ko lang sa batya na may tubig para hindi siya matuyo. Yan. Si
So kinukuha ko yung ano, yung dahon. So para rin akong magluluto ng ano, pantao. So good for ano lang to. Good for Mama Pig number 2. So, mga ganito karami. Marami yung malunggay ko, mga ka-farmers, kasi meron pang ibang inahin. Pero, mga nganak sila, mga July pa yung iba. So, focus muna tayo ngayon kay Mama Pig number 2. Kasi siya yung malapit ng mga nganak ngayon. Ito. So, yan mga ka-farmers. So, meron na akong malunggay dito. Then, yung commercial feeds namin ay nag-mix kami ng tarakro. I-mix ko muna siya. Excited na yung si Mama Pig number 2. Tingnan nyo. Excited na siya. So, ayan mga ka-farmers. So, ang lakas kumain ni Mama Pig ng may halong malunggay. Marami ang sustansyang maibibigay ng malunggay mga ka-farmers para sa kanila. So, ganyan ang isang inahin namin mga ka-farmers. Oh. Gusto niya talagang umakyat sa ano. So, sa nakikita niyo po mga ka-farmers, gustong-gusto ni Mama Pig na kumain ng may malunggay. So, wala pong problema if ever maglagay tayo ng dahon ng malunggay sa ating feeds dahil kakainin niya nila. So, sa nakikita niyo po sa video mga ka-farmers, sa yung fresh na malunggay ay inihahalo ko lang sa feeds at diretso kong ibinigay kay Mama Pig. So, bakit ba binibigyan ko or hinahaluan ko ng malunggay ang feeds ng baboy namin?
Ito ay dahil mga ka-farmers, ang dahon ng malunggay ay maraming sustansyang ibinibigay para sa ating mga baboy. Like protina, minerals, tulad ng potassium, phosphorus, zinc at iba't ibang vitamins na kailangan para sa katawan ng ating mga inahing baboy. Once merong maraming vitamins ang katawan ng ating inahing baboy mga ka-farmers, ay ito ay maa-absorb din sa kaniyang mga biik. Kahit yung biik na nasa loob ng sinapupunan mga ka-farmers ay makabenefit pa rin sa kinakain na malunggay ni Mama Pig. Actually mga ka-farmers, pwede ninyong patuyuin ang dahon ng malunggay at pwede din ninyong ilaga. Pero itong sa akin ay diretso ko na lang iminimix sa feeds ni Mama Pig. Ang malunggay mga ka-farmers ay pwede din sa mga manok, pero hindi lang ako nagbibigay nito sa aming mga manok dahil marami ang mga manok namin at hindi ma-cater ng malunggay. Kailangan din kasi na marami yung malunggay na ibibigay ko. Pwede din ito mga ka-farmers sa mga inahing baboy na nanganganak na para dadami ang gatas nito. And of course, masuso din sa mga biik ang mga nutrients. Ang dahon ng malunggay ay meron ding antioxidants mga ka-farmers. Pwede tayong magbigay ng malunggay mga ka-farmers araw-araw. Para sa buntis na inahing baboy ay once a day lang, that is everyday mga ka-farmers, while sa nagpasuso or lactating na inahin ay dapat twice a day kayo magbibigay ng dahon ng malunggay. Okay, ito si Mama Pig number 2 mga ka-farmers ay once a day ko lang siya binigyan ngayon, pero kung manganganak na siya ay gagawin ko ng twice a day. So, no. Ang bait-bait niya mga ka-farmers. Sobrang laki niya. Pwede rin ito sa mga fatteners mga ka-farmers, pero marami-rami na ang malunggay na kailangan kung i-mix natin para sa mga patabaing baboy. At kung maaari mga ka-farmers ay dapat i-dry nyo yung dahon kapag para sa mga fatteners. Unlike dito sa inahing baboy na fresh yung binibigay ko dahil ang purpose kid dito ay para dadami ang kanyang gatas kung sakaling manganganak na siya. Lalo na ngayon mga ka-farmers na ang mahal ng feeds sa mga patabaing baboy, kaya pwede ninyong gawing diskarte ito. So sa mga nag-dry feeding mga ka-farmers ay huwag ninyong kalimutan na bigyan ng tubig pagkatapos nilang kumain. Pero yung sa akin ay wet feeding kasi yung ginagawa namin, kaya nag-mix na ako ng tubig sa kanilang feed, so no need na akong magbigay sa kanila. So, sa pagbubuntis mga ka-farmers, ang suplemento ng malunggay ay mag-start siya sa ika-105 days ng pagbubuntis ng inahing baboy at mag-end siya kapag ito ay manganganak na. Kung ibigay natin ang malunggay mga ka-farmers para naman sa inahin na nagpasuso, tayong mag-start on the day ng kanyang kapanganakan at mag-end siya kung kailan natin iwawalay ang mga biik o ika-18 hanggang 21 days mula ng kanyang pagkapanganak. Merong pag-aaral mga ka-farmers na ang malunggay ay nagpapahusay at nagpaparami ng gatas at nakapagpataas ng protina sa colostrum at magpabuti sa antioxidant para sa inahing baboy at biik nito. Alam naman natin mga ka-farmers na paglabas ng biik, ito ay umaasa lamang sa sustansya at gatas ni Mama Pig. Kaya ito ngayon si Mama Pig number 2 mga ka-farmers, sana kapag manganak siya ay healthy lang ang kanyang mga biik at medyo marami-rami rin compared kay Mama Pig number 1. By the way, sold na po ang lahat ng biik ni Mama Pig number 1. Try nating i-check mga ka-farmers kung meron na bang lalabas na gatas sa didi ni Mama Pig number 2. Kasi mga next week na siya manganak, diba? Try natin. So, ayan si Mama Pig number 2 mga ka-farmers, nag-rest siya. Tinatali namin siya mga ka-farmers dahil palagi siyang lumalabas at sinisira niya lang yung pinto ng kanyang kulungan. Mga next week mga ka-farmers ay transfer namin siya sa farrowing pen para doon siya manganganak. So, i-check natin kung meron na ba siyang gatas na lumalabas. Mama Pig. Ay, itinatago niya ang kanyang sus. Mama Pig, okay. So, yan mga ka-farmers, i-check natin.
So, namumula ang kaniyahang tits. Yan. Wala pang lumalabas mga ka-farmers. Baka next week pa to. Pero palagi ko lang siyang bibigyan ng ano, ng malunggay. Uy, anong nangyari sa kanya? Ano? Nasugatan siya, oh. Kawawa naman. So, malaki-laki na ang kanyang chan, mga ka-farmers, oh. Yan, si Mama Pig. Ang taas ni Mama Pig, no? Yan siya. So, napakataas niya. Yan. Gustong-gusto niya na i-massage yung tummy niya. See? I-try kong ano, i-feel yung mga biit niya kung mag-move ba sa loob. Ah, nag-move siya mga ka-farmers. It's moving. Oy. Yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para magiging updated kayo palagi sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din ng iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi sahad lang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.